So ituloy na natin ang ating discussion sa bonds payable. And today, ang pag-uusapan natin ay patungkol sa compound financial instruments. Pero bago ang kanyang accounting, gusto ko lang munang banggitin na walang discussion today sa kung ano ang financial instruments. Sapagkat sa topic pa lang na investments, siya ay napag-usapan na. Therefore, kung gusto mong palikan yung lalim ng kanyang discussion, nasa description ng video lecture na ito ang sinasabi naming lecture. Maaari mong mapanood. Okay? Pero sapagkat today, dediretso na kaagad tayo sa kung ano ang accounting for bonds payable in relation to compound financial instruments. Magsimula na tayo sa pamamagitan ng pagbabasa ng kanyang textbook definition. Ang sabi dito, compound financial instrument is a financial instrument that contains both a liability and equity element from the perspective of the issuer. Liwanagin natin. Unang punto, compound yung financial instrument. Meaning, hindi isa but rather madami. In a sense na, sa point of view ng issuer, nung nangungutang, merong liability component, yung financial liability, at merong equity component, yung equity securities. Dalawa sila. Compound nga eh. Liwanagin pa natin. Pababawi natin. Diba kapag ka nag-i-issue ng bonds, nangungutang talaga si issuer? Therefore, isa lang dapat ang meron na lalabas. I mean, liability component lang ang meron dapat sana. Pero sa pagkakataong ito, higit sa isa, may equity element na nangyari dun sa issuance of bonds. Ang kasunod na tanong ay ganito, bakit nangyayari yung ganitong scenario? Yung compound yung ibinebenta ng financial instrument. Maraming maaaring maging dahilan, pero ang ibibigay lang natin ay isa, and that is this. Okay, di pa sa bond transaction, merong dalawang party na involved. Si issuer yung nangungutang, and then yung other side, yung investor. Dito kasi tayo titingin. Ano ba ang dahilan at naglalabas sila ng pera, bakit sila bumibili ng bonds? Hindi ba para kumita? Na kung sakaling liability component lang yun, interest yung kanilang kikitain. Nga lamang, minsan itong mga investor naghahangad ng higit pa. I mean, yung investment karil kasi nila, kung sakaling bonds payable lang, ay merong hangganan. Diba ang liability merong maturity? So therefore, may hangganan yung kanilang pagkita. E paano naman kung sakaling maganda yung business? Gusto nilang maging bahagi talaga nun. Eh hindi naman ganun kadali na pumasok dun. Okay? Or ayaw ni issuer na pasalihin yung kung sino man. So therefore, ang ginagawa nitong ni-issuer para mas mabenta yung kanyang bonds payable, nagladagdag siya ng component, naglalagay siya ng equity securities. In a sense na, ako si investor, di ba? Nag-invest ako sa liability. Hindi ka makakapasok sa kumpanya namin, sabi ni issuer. Hindi ka magiging shareholder. Hindi kami nagbebenta ng share, o kaya mahirap makapasok talaga. So therefore, ang ginagawa nila, bumili ka ng bonds namin. Kumbaga, naglalagay sila ng icing, di ba, sa cake. Kumbaga, pinapaganda masyado yung cake. Naglalagay sila ng palabo, kung tipong mga add-ons, parang ganon. Yung tipong pag bumili ka ng bonds payable namin, okay, magkakaroon ka na ng interest, at the same time, may chance pa na ikaw ay maging equity shareholders namin. So therefore, ako si investor, magkakaroon ako ng pride of ownership. Yung investment ko, hindi na siya magiging may katapusan. Kasi pag naging equity securities ang kanyang binili, malamang nando na siya palagi. Kasi nga, wala namang maturity date ang equity investments. So again, yun yung dahilan kung bakit nagkakaroon ng ganitong klase ng transaction, compound financial instrument. Na sa point of view ni issuer, inuulit ko lang po, para mas mabilis maibenta yung bonds, nagdadagdag siya ng other component na maaaring isang maging dahilan, okay, sa point of view ni investor para bumili ng bonds niya, okay, para mag-invest siya. So therefore, win-win sila parehas. Okay, so sana po naunawaan. Pero sa ngayon, ang pinakang pag-uusapan talaga natin ay yung kanyang accounting. Natural, yun yung ating topic. Tapos na tayo dun sa konsepto. I mean, dito kasi sa compound financial instrument, may dalawang klase ng bonds na maaaring mapasama dyan. And those are bonds payable issued with share warrants. Yung tipong nagbenta ka ng bonds at may kasamang warrants. And then yung convertible bonds, yung bonds talaga siya pero later on magiging isang share. Na later on, mamaya, okay, babalikan natin sila, pag-uusapan pa yung detalye nila. Pero sa ngayon, doon muna tayo sa pinakang kanyang accounting in general. Yung tipong accounting for compound financial instrument. Ano ba talaga yung specific rulings pa para sa kanya? Okay? And the answer is,
kung sakaling may compound financial instrument na nga, ang ginagamit ay tinatawag na split accounting. Malamang alam na natin kung anong ibig sabihin ng word na split. Ang split yan yung paghihiwalay. Di ba halimbawa kayo ng jowa mo, nag-break kayo, anong tawag sa inyo? Nag-split kayo. Naghiwalay na kayo ng landas. Split nga eh. O, di ba? So ngayon, same goes true. Meron kasing compound na financial instrument magkasama sa iisang transaksyon. Pero magkaiba sila ng nature. Yung isa'y liability, yung isa'y equity. Bawal silang pagsamahin sa iisang account title. Therefore, anong gagawin mo? Kailangan mo silang ihiwalay. Ano ang tawag sa accounting na yun? Okay? Yung paghihiwalay, let's say, nung share warrants, sa bonds payable talaga, dun sa bonds, at saka dun sa conversion privilege. Anong tawag dun sa paghihiwalay na yun? Ang sagot, split accounting. Okay? Pero bago pa tayo pumunta doon sa mismong topic, gusto ko lang i-highlight itong ilang bagay na nandiri, no? I mean, idamay na natin yung pag-uusap sa paghihiwalay ng mga accounts. Kasi hindi naman ito bago. I mean, doon pa lang sa topic na asset, actually doon pa lang sa inventories, meron ng split accounting na nangyayari. I mean, yung paghihiwalay. Let's say, kunwari, bumili ka ng maraming klase ng paninda. Okay, magkakaiba sila. Kailangan mo silang hiwa-hiwalayin kasi magkakaiba sila ng nature. O di ba naghihiwalay na tayo ng dalawang klase ng asset? O let's say bumili ka ng land and building, di ba dapat paghihiwalayin sila? Kasi yung land hindi nagde-depreciate, yung building nagde-depreciate, magkaiba sila ng nature. So therefore, kailangan silang hiwalayin. Ay, again, okay, dati pa man, nagkakaroon na tayo ng paghihiwalay, okay? Depende nga dun sa nature. Ay, lalo na ito, di ba? Isa'y liability, isa'y equity. So again, balik muna tayo, okay? Paano kung sakaling dalawang asset ang binili mo? Kailangan mong hiwalayin ano ang basis na ginagamit natin. The answer is the fair value. Di ba kung naalala nyo? Kung sakaling dalawang asset, gagawa ka ng fraction, depende sa kung ano ang fair value nila, kung parehas given, and then dun mo malalaman kung magkano ang amount inalalagyan mo dun na the value dun sa specific asset na yun. Okay? So kung parehas asset, we use the fair value. And then kung sakali naman na parehas equity yan, paglipat natin sa topic na shareholders equity, mapapansin nyo, ganun pa din yung approach. Okay? Fair value pa din ang ginagamit sa paghahati. At kung sakaling may ganitong sitwasyon, let's say dalawang liability, kailangan mong hiwalayin. Ang pinakang best basis pa din ay syempre fair value kasi yun yung pinakang valuation natin. Pero sa pagkakataong ito, ito yung exemption. Kung sakaling compound financial instrument yung pinag-uusapan, paano pinaghihiwalay yung liability component at equity component? Since hindi sila pantay, I mean hindi sila parehas asset, parehas liabilities, o parehas equity, hindi fair value nilang dalawa ang gagamitin. But rather, magkakaroon tayo ng hierarchy. I mean, una, ibibigay yung fair value ng liabilities. At pagkatapos, yung matitira ay pupuntang lahat dun sa equity, residual. So again, kung sakaling given ang fair value ng equity, gagamitin pa natin siya sa valuation? The answer is no. Kasi nga, hierarchical yung split accounting kung sakaling magkaiba ng element. Okay? So again, dalawa diba ang binibenta mo? Malamang yung presyo niyan mas mataas kung sakaling isa lang sana ang ibinebenta mo. Alangan namang syempre, bonds payable lang, ngayon may kasama na, alangan namang same yung price. Di ba hindi? Malamang mas mataas. So therefore, dahil nga may add-on, mataas yung presyo, hihiwalayin mo sila. Pero still din, liabilities yung nauna, yung natitira ay papunta dun sa equity. Okay? Lagyan natin po ng pananda. Bakit ganyan kaya yung rule sa accounting? Bakit hindi na lang fair value din? Okay? Ito man ay hindi sobrang tama, pero dito ko nakukuha yung kanilang logic. You remember trust fund doctrine? Ano nga yun? Na kung sakaling magsarado ang negosyo, una mo nang bibigyan ng parte yung mga creditors, yung liability component, bago yung mga equity, di ba? Bago yung mga shareholders. Kung naalala nyo lang yun. Okay, balikan pa natin ang isa pa. Di ba sa accounting equation, ito nga yun, asset is equal to liabilities plus equity. At hindi siya asset is equal to equity plus liability. Mathematically, this is both correct. Pero conceptually, this is wrong. Kasi nga yung idea, kung sakaling magsarado yung negosyo, unang binibigyan yung creditors kasi mas malapit yung L sa A bago pa bigyan yung mga
equity, yung mga shareholders. So again, di ba? Parang lumalabas, okay? Residual lang talaga yung sa equity kasi yung matitira yung kanya. Ngayon, sa topic na compound financial instrument, I believe, okay, yung opinion ko, iisa yung kanyang pinagkunan na konsepto na kung sakaling yung presyo ay dalawang component ang meron, una pa ding ibibigay yung sa liability at its fair value at yung matitira ay pupunta sa equity residual, irrespective kung given ang kanyang fair market value. Inuulit ko na po yung mga discussion, di ba? O, tumuli na tayo. Lagyan pa natin ang isang equation doon. Ito na yung binabanggit natin. Yung issue price, malamang mataas yan. Kasi dalawa ang ibinibenta. So, therefore, ito yun. Paano ang allocation? Hindi ka magde-develop ng fraction katulad nitong tatlo, but rather, ibibigay mo yung fair value ng liability component at yung matitira na nga, okay, ay pupunta sa equity component kahit ano pang given sa problem, kahit binigay pa yung kanyang fair market value, par value, whatsoever, ang punto lang natin, okay, yung matitira, kanya, yun na yun, okay? Ngayon, maging mas specific pa tayo. Puntahan natin itong dalawang to. Yung dalawang example ng compound financial instrument sa funds payable. Dito muna tayo sa funds payable with share warrants. So, liwanagin muna natin, ano ba yung share warrants na yan? By definition, it is the right to acquire shares of the issuing entity at a specified price at a some future time. Again, yan yung karapatan mo, okay, na bumili ng share ng kumpanya na nagbigay ng warrants. Hindi ngayon, but rather at some future time with a specified price. Okay? Na ngayon, okay, sa bond transaction, sa issuance ng bonds, di ba dalawa nga talaga yung binenta mo? Nagbenta ka ng bonds, which is yung utang, alam kong alam nyo na po yan, napag-usapan na natin before, at yung bago, nagbenta ka din ng warrants. Ibig sabihin, nung binenta mo yung bonds, sabay talaga sila. Nagbenta ka ng warrants, karapatan na bumili sila ng share at some future time. Okay? At yun na nga yung natanggap ni investor. The fact na dalawa yung kanyang ibenenta, dalawa yung natanggap niyan, magkaiba siya ng value. Okay? Ngayon, balikan natin yung kanyang valuation, yung allocation ng total issue price. Uulitin lang ulit natin ito, pero mas specific. Ganito ang sabi. Una, aalamin mo ang market value ng bonds, ex warrant. Okay? Again, anong sabi? Market value. Di ba fair market value naman talaga? Pero may kadugsong po ang sabi, ex warrant. Ano ibig sabihin nun? Hindi kasama yung share warrant. Di ba nga ang sabi natin kanina, yung price niya, yung issue price, malamang at fair value yung binenta. Okay? Eh malamang yung issue price, may kasamang warrants yun. Kasi dalawa sila nung binenta nung time na yun. Ang gagawin mo, aalamin mo, paano kung sakaling walang warrants? Paano kung sakaling nangutang lang? Paano kung sakaling bonds lang? Magkano talaga siya as is? Walang kasamang iba. Yun yung sinasabi ng term na ex-warrant. Hindi kasama yung warrant. Okay? So again, what is the valuation? Alamin mo yung market value ng bonds. Ex-warrant. Yung walang ibang kasama. At yun na yun. Yun ang ilalagay mo sa value ng bonds payable account. Nga lang may mga pagkakataon, hindi given yung market value ng bonds. Ang sabi dito, if not given yung market value ng bonds, ang gagamitin mo tuloy, itong present value ng alin, ng lahat ng matatanggap mo because of the bond transaction. And that is the present value of future payments for principal, yung mismong bonds payable, at yung interest niya. Okay, di ba ganito na nga, pag nangungutang ka, okay, or nag-invest ka sa bonds, anong dahilan mo? Anong kailangan mong gawin? Di ba magbayad ng ano, ng principal at ng interest? Na tipong yung value talaga ng transaction ay doon nakadikit. I mean, yun yung dahilan ng transaction eh. Kailangan mong magbayad ng principal at ng interest. So therefore, yung market value niya talaga is yung ibabayad mo na principal at interest. So kahit hindi siya given, pwede mong ma-determine. Okay? Kasi nga, iisa yung kanilang pinanggalingan. Maaaring magkaiba kasi may market perception, kaya nga may market value. Pero in essence, okay, yung lahat ng related na ilalabas mo through bond transaction, yung payment sa principal and interest, yun talaga yung market value niya. Kasi yun nga yung reason, yun yung essence
ng transaksyon. Okay? O balikan pa natin ang isa pa. Okay? Ang sabi, kung walang market value yung bonds, anong gagamitin mo? Yung payment ng principal at interest. Pero, when? Ang sabi, the valuation is at present. Kasi alam mo naman na may time factor. Matagal pa yung mga bayaran na yan. Eh ngayon yung time na nagbebenta ka, yun yung valuation na sinasabi natin. Therefore, hindi talaga yung gross amount, but rather, kailangan mong i-present value lahat-lahat ng ibabayad mo. Present value ng principal at ng interest. Kung sakaling wala yung market value ng bonds, kasi same lang sila, naka-present value nga lang yung isa. Okay? Pero kung sakaling parehas given, syempre market value po ang ating susundin. Now, let's move on. Nabigyan na natin ng value yung bonds. Ngayon, magkano naman natin lalagyan ng value yung warrants? Babalik ulit tayo dito, okay? Residual, meaning kung ano man yung matitira. Irrespective kung given yung kanyang fair market value ng warrants. At hindi din mahalaga kung detachable or non-detachable yung warrants. Ano ibig sabihin ng detach? Di ba pag detach, pwedeng ihiwalay? Katulad na nga nito, okay? Meron din naman mga na non-detachable warrants. Pero yung punto natin, okay? Hindi pa natin talaga focus kung ano yung share warrants. Basta tandaan nyo na lang, okay? Na whether detachable or non-detachable, it doesn't matter. The residual value will go to warrants. Again, okay? Hindi po natin masyadong lalaliman ang explanation sa detachable and non-detachable warrants kasi nando naman yung sa topic na shareholders equity. Basta sa akin nga, tandaan nyo na lang po, residual talaga, okay, yung valuation ng equity component. In this particular case, warrants. Okay, so bago pa tayo tumuloy sa convertible bonds, pansinin nyo pa yung ating illustration. Nakahiwalay talaga yung bonds kaysa dun sa warrants, assuming detachable yan. So meaning, yung bonds ay matutuloy yung transaction kahit wala na yung warrants. I mean, nung moment na inisya mo yung bonds with warrants, nung inisya mo siya, pagkatapos nun, magkaiba na sila ng kwento. Tapos na yung topic sa compound financial instrument. Ang kailangan mo lang talagang gawin, ihiwalay yung valuation niya. Pero after that, magkahiwalay na sila ng buhay. Kasi kung titingnan mo, totoo naman talagang magkahiwalay sila eh. Dalawang dokumento ang natanggap mo. Meron kang bond certificate for the bonds at meron ka namang share warrants para dun sa right mo na bumili. Okay? At ito, bahala ka na kung i-exercise mo yan or hindi. Okay? So kung paano siya gawin, natural hindi po mangyayari dito. Magkakaroon tayo ng problem solving, doon natin mas iliwanagin ano pa yung treatment dito sa warrants to, kung sakaling siya in-exercise, paano kung sakaling hindi. Okay? Na basically, ano yan, parang ano, share premium account yan, reserve account, kasi nga part siya ng equity. Okay? So again, nasa problem solving yung mas magandang discussion doon sa treatment natin doon sa warrant. Basta ang punto lang natin, hinihiwalay siya doon sa bonds payable. Okay? Now let's move on with the last part of our discussion. Convertible bonds. Okay, basahin muna natin yung kanyang definition. What is this? Convertible bonds are bonds that can be exchanged for shares of the issuing entity. Okay, by the term itself, convertible. Meaning dati kang ganyan. Then later on, nag-iba ka. Naging ganyan ka na, naging ganun ka na. Okay? So meaning, dati siyang bonds. Dati siyang liability. Pero na-convert siya. Okay, nagbago, di ba? Religion ba ito? Hindi. Nagbago siya ng anyo. Okay? Na-convert siya. So therefore, ano siya? Okay, dating liability, naging ano na? Naging equity na siya. Okay? So kung papansinin mo, dito sa ating illustration, hindi pwedeng magbago kung nakahiwalay from the very start. Kasi malamang, ang banggit natin kanina, kung warrants yan, magkahiwalay sila ng mundo. Hindi mo pwedeng baguhin yung bonds sapagkat nakahiwalay na yung equity component. Samantalang sa convertible bonds, hindi eh nakahalo talaga mismo sa loob ng bonds yung conversion privilege. So parang iisa sila. Nagbagong anyo talaga yun, okay? In totally, dating liability naging equity, you know, something like that. So yun yung kanilang pinakang pagkakaiba. Pero still din, sa accounting, kailangan mo pa rin daw lagyan ng value magkano yung conversion privilege even though nandun siya sa loob ng bonds. Kasi at the very beginning, nung nag-issue ka ng bonds, alam mo from the very start, pwedeng mag-convert yan. Therefore, may value yung privilege na yun, yung pwedeng mag-convert. I mean,
dito kasi siya share warrants, automatically yung funds as is na, wala na nga, okay? So therefore, kung siya na yun, yan na yung kanya-kanya ng buhay. Eh dito, kahit siya'y nasa loob, alam mo na pwede talaga siyang magbago. Nung ibinenta mo, alam mo may value pa rin yung conversion privilege na yun, nasa loob nga lang. So therefore, lagyan mo pa din ang amount yun, okay? So again, ano po yung binabanggit natin? Even though it seems like hindi sila dalawa, but rather sila iisa. Nung ipinenta mo, nasa loob na, naka-embed na talaga yung conversion privilege. Hindi rin daw mawawala yun. At alam mo yung privilege na yun, yung pagko-convert na yun, may value yun from the buyer side. Kaya lagyan mo pa rin. Kahit sila yung magkasama. At dahil dyan, medyo mas naging komplikado ang kanyang accounting comparing with bonds payable with share warrants. I mean, meron tayong dalawang issue na kinakailangan na sagutin, okay? Para mas maunawaan ang discussion patungkol sa convertible bonds. And those are, what is the accounting when the convertible bonds original issuance and its conversion, okay? Dito muna tayo sa original issuance, na basically, yun din yung scenario ng share warrants, parehas lang sila, nung first time na inilabas, na meron kang kailangang hatiin. Okay, di ba kailangan mo lang namang hatiin yun? We go back with the split accounting. So nandito ang allocation patungkol sa kanila. Una, aalamin mo pa din magkano yung market value ng bonds. Hindi naman tayo lumalayo, fair value talaga sa liability. Fair value of the bonds without conversion privilege. I mean, di ba nga nung binenta mo yun, alam mo na dalawa talaga siya. Therefore, yung issue price, may dagdag yan. Okay? Paano naman daw kung sakaling yung bonds lang, walang conversion privilege, straight, hindi magpapalit ng anyo. Okay? So therefore, magkano yun kung talagang walang kasama? Oh, that's why, ito yung ating unang valuation. Market value without conversion privilege, kung siya lang. Parang siya din yun. Market value of bonds as warrant. Gusto nila, magkano siya kung siya lang? Okay? Kasi dalawa sila eh. Hihiwalayin mo. So alam mo kung siya lang? Okay? Nga lang ang kasunod na problema, katulad nung kanina, paano kung sakaling hindi given yung market value ng bonds? Therefore, anong gagamitin po natin? Same concept, same discussion, hindi na po natin papalalimin. Ang susundin is yung present value ng principal and interest. Kasi nga, at its essence, ang bond transaction ay nangyayari because of payment of principal and interest in the future. Therefore, sila rin yung market value niya. Nga lang, ipe-present value mo kasi nga may time factor. Okay, so again, if not given, present value nung principal and interest payments ang gagamitin mo. Now, ano nga pala yung ginagamit sa pagpe-present value? Anong method? Okay? Effective interest method. And therefore, kung ano man yung effective rate, the real interest rate, yun yung gagamitin mo sa discounting para makuha yung present value in each of the case. Okay? And then we move on with the second one. So same concept pa din. Okay? Dahil hindi naman sila parehas, therefore, yung equity, that will be residual value. So again, residual kung magkano matitira. Irrespective kung given ulit yung fair market value ng conversion privilege. So therefore, residual na nga. At ang gagamitin ng account title is still an equity account represented by account title, share premium dash conversion privilege. Reserved din siya. Sa taas, pwede po natin gamitin, share warrants outstanding. Still, share premium pa din yun. Reserved pa din siya. Okay? Doon sa topic na shareholder's equity, kung naalala ninyo doon sa corporation na accounting. Okay? O, let's move on. Ayan. So, paano naman kung sakaling dito na tayo sa pangalawang issue? Paano kung sakaling kinonvert na yung bonds? And basically, may tatlong assumption dyan. The first one is, paano kung sakaling hindi pa nagmamature yung bond? Di ba, meron nga siyang due date? Paano kung in between, before maturity, okay, kinonvert na siya? O, paano yung accounting sa kanya? Paano naman kung sakaling at maturity? O, nung moment na talagang due date na ng bonds, dun kinonvert. Or, there is no conversion at all. Di ba, sabi, privilege lang yung conversion. Paano kung hindi sakaling ginawa yun? So, what are the accounting treatment? O, liwanagin natin silang isa-isa. Dito muna tayo sa before maturity. Okay? Meaning, okay, tumatakbo yung panahon, let's say 5 years yung life ng bonds, 3 years pa lang kinonvert na siya. Okay? So therefore, mawawala yung bonds, lalabas tuloy yung share capital account. Kasi kinonvert mo, magiging share siya.
yung equity component. Okay? So what will be the pro forma entry? Nandito, ito po yung ating ibinigay sa conversion. Una, dahil nawawala na talaga yung bonds payable, you have to debit it. Di ba? Pinoconvert mo na. Binanggit na nga kanina, hindi may pwedeng may matirang bonds kung makakonvert ka. As in, yung buong katauhan ng bond, mawawala. Okay? Kasi nga, magiging na siyang share. Therefore, you debit bonds payable, mawawala na siya. Okay? And then, alam din naman natin na may mga pagkakataon na merong account title na premium or discount on bonds payable. At sila ay anak ng bonds payable. I mean, hindi ba pwedeng magka-premium, magka-discount nang walang bonds payable. E ito yung konsepto. Pinapatay mo yung nanay, kinoconvert mo yung nanay, balamang pati yung mga anak niya makukonvert na rin. So kung mawawala na si bonds payable, pati yung natitirang balanse ng discount ng premium, kailangan na rin mawala. That's why in my illustration, assuming there is a premium, na ang normal balance ay credit, ano gagawin mo? I-debit mo siya. Kung sakali namang discount yung ibinigay, malamang ang normal balance nun ay debit, at the point of conversion, i-credit mo siya. Therefore, after this date, okay, yung conversion date, malamang zero balance na yung bonds payable at saka yung premium or discount. Kasi wala nang liability. Equity na lahat. Okay, yun lang po yun. Kapag before maturity, kailangan mo tanggalin yung dalawang yan. Okay? Ngayon, isa pa. Okay? Pero syempre, kung yan ay in between, malamang kailangan mo munang i-amortize before the date of conversion. I mean, up to the date of conversion. Di ba? Kasi nga, doon time na mawala. I mean, let's say, ano, February nag-convert. So, therefore, yung January to February, yung isang buwan ay may amortization yun. I mean, kailangan mo munang i-update yung discount, yung premium, bago yung conversion. Pero at the end, pagdating ng February, pag kinonvert mo, sisiruhin mo din naman. Okay? Basta may tumakbo kasi ng panahon, kasi before maturity date, malamang may amortization yun. No? So, ina-update mo muna, bago mo talaga siya tanggalin. Kung sakaling hindi pa maunawaan yung sinasabi po natin, okay, meron naman tayo problem solving patungkol din dito. Dahil dun yung mas magandang discussion. Ang punto ko lang, i-update mo muna bago mag-convert. At the date of conversion, even that is before maturity date, kailangan mong tanggalin yung liability component. Kasi nga, magiging equity na siya. So, nang mawawala itong dalawang ito. Okay? Ngayon, may isa pang naka-debit. Ano po yun? You debit share premium dash conversion privilege. Meaning, tinatanggal mo na rin siya. Kasi nung pinanganak siya, nung original issuance, palamang nakakredit ito. Ay dahil nga nagko-convert ka na, meron ka pa bang privilege? Ang sagot ay wala na. Bakit? Ginamit mo na yung karapatan mo. Privilege siya hanggat hindi pa nangyayari. So therefore, hanging siya. Okay? Dito sa pagitan ng dalawa. Dito dalawa. Okay? Meron kang share premium dash conversion privilege. Pero nung kinonvert mo na siya, hindi na siya privilege. Real thing na to. Totoong bagay na to, kinoconvert mo na. That's why, wala ka ng privilehyo, tatanggalin na rin yun, i-debit siya. Okay, so nawala na po yung bonds, nawala na rin yung privilege kasi nga, ginamit mo. Okay? Ngayon, anong lalabas? So, dapat na nagko-convert ka, nagkakaroon ng isang bagay. Okay? Bagong anyo, meron po tayong share capital account na lalabas. That is always measured at par. At kung sakaling hindi yan balancing, o malamang, magkakaroon ng account title na share premium dash issuance. Okay? Parang yun yung a-absorb nung kasunod na ba? Na ano na sobra. Okay? Alam niyo naman po na sa corporation accounting, yung sobra palaging pumupunta sa share premium dash issuance. So again, ganun lang yung kasimple. Okay? Kung yung isa-summarize yan, nawala yung liability kasama yung karapatan at lumabas yung equity component na lamang. Kasi nga, nag-convert. Okay? Kung dadagdagan pa natin ang kasunod na discussion yan, paano kung sakaling meron mga related expenditure in relation to conversion? Ang sagot ay ganito, okay? Ibabawas mo na doon sa share premium issuance. So, debit share premium issuance. And let's say, nagbayad ka ng cash. Kasi nga, may mga conversion mangyari, may mga kinausap, may mga transaction fees, something like that. So, yung credit cash. Kasi nga, ang punto natin, okay? Yung premium, reserve siya, related siya doon sa transaction. Ay dahil may mga transaction cost patungkol sa conversion, therefore, yung share premium, ang mababawasan, pupunta sa cash. Di ba, credit cash, okay? Mababawasan siya. Kasi nga, ano, related siya doon sa transaction eh. Hindi naman talaga siya yung total na premium na nangyari. Okay, sana po nagigets yung moment na nag-convert ka before maturity date. Ngayon, paano naman kung sakaling ang conversion is at maturity date? Okay? Same yung scenario. Mawawala yung liability. Okay? And then, magkakaroon ng equity. Therefore, the entry will be the same. You are going to debit the bonds payable account kasi mawawala yung liability. Okay? Pero in this scenario,
wala pong account title na premium or discount. Bakit? Kung naalala ninyo, yung premium at discount ay ina-amortize up to the date of maturity. I mean, on maturity date, okay, the market value of the bonds is equal to its face value. Its amortized cost is the same as face value on the date of maturity. O di ba date of maturity na? The fact na ina-amortize mo na lahat ng premium at discount, meron pa bang matitirang ganun? The answer is no, wala na. Okay? So again, kung sakaling at maturity date yung conversion, you debit bonds payable kasi nga mawawala yung liability. Pero walang premium, walang discount na ma-enter dyan kasi nga, okay, ina-amortize mo na. Okay? At maturity date kasi ito. Same goes true, okay? You debit share premium conversion privilege kasi ginagamit mo na yung privilegyo, mawawala na yan. And then same pa din, okay? Lalabas yung account title na share capital at share premium kung meron man. Kasi nga, nawala yung liability, napalpal lang naman siya ng equity. So again, what's the main difference between the two? Before maturity and at maturity. Same yung pro forma entry except that walang premium, walang discount na tatanggalin mo kasi nga totally amortized na siya at the date of maturity. Kung meron ng entry nun, malamang yung naunang date, hindi dahil sa conversion, but rather because of passage of time mo. Kaya yung amortization nun. O, let's move on sa last one. Paano kung sakaling hindi kinonvert? Kasi nga, di ba? Okay? Yung convertible bonds can be, ano, parang option lang siya nung bondholder. So, what will happen? Sakaling hindi siya kinonvert. So, same goes to, magbabayad ka ng liabilities. Okay? So, you debit bonds payable and you credit cash. So, ganun lang yun. Di ba? So, yun. So, yun na yun. Nabayaran yung liabilities. Ngayon, anong mangyayari doon sa account title na share premium dash conversion privilege? Ang sagot, okay, same pa din yung logic. Dahil wala ng conversion privilege, wala na kasi yung bonds. Di ba, nabayaran na, nag-mature na, nabayaran na. Mako-convert mo ba, mapaba, ay patay na. O, patay na siya, hindi na mako-convert. So therefore, kung nabubuhay pa yung share premium dash conversion privilege, ay wala na din naman yung privilege na yun, kailangan mo na rin siyang tanggalin. Therefore, okay, i-debit mo pa rin yung share premium conversion privilege. Okay? Kung sakaling not converted. So ulitin po natin, summarize pa natin ang isa pa. Not converted, what are the entries? You debit bonds payable, you credit cash. Nawala yung liabilities. Okay? And then, mawawala yung conversion privilege. You debit share premium dash conversion privilege. Ano i-credit mo? Still, share premium account. Okay? So meaning, lumipat lang siya. Okay? Now, balikan natin yung concept. Bakit sa share premium pa din pupunta? The answer is this. Hidden siya or nandun siya sa konsepto ng shareholders equity accounting. Okay? Ang sabi doon, when you become part of equity, you cannot go out. You can only be recycled within the equity. Kung naalala niyo yung ating corporation accounting, nung nasisimula pa lang tayong matuto ng accounting, ano po? So, ano yung binabanggit natin, okay? Dahil yung share premium dash conversion privilege is an equity account, kung sakaling mawawala siya, dahil wala na yung privilehen na yun, malamang equity account pa rin ang a-absorb sa kanya. It will be recycled within the equity. That's why share premium account pa rin ang gagamitin. Reserve to reserve, okay? Kung ano man yung dash, bahala na, okay? Yung ginagamit po namin libro, dash issue once. Pero I believe, wala namang issue once na nangyari. Therefore, just share premium na lang. Kung ano man yung description that out there, yun na po yun, okay? Pero ang kasunod pa nun, may lalabas ba na account title na share capital? Wala. Okay, bakit? Bakit po? Eh natural, hindi mo naman kinonvert. Di ba binayaran mo nga yung bonds payable? Okay, so kaya debit bonds payable and credit cash. And then, tatanggalin mo lang yung conversion privilege, ililipat mo lang sa share premium at walang share capital dahil wala namang conversion na nangyari. Okay? So ngayon, tatapusin na po natin yung ating discussion, okay? Sana po meron kaming naitulong sa inyo, meron kayong natutunan. Kaya therefore, kung ganun man, pwede nyong i-like yung ating video discussion. Pero kung gusto mo pong may mas matutunan, mag-enjoy sa aming discussion sa bonds payable accounting, nandito pa yung iba namin mga discussion, maaaring mong mapanood. So yun lamang at maraming salamat.